gaano naisulat ang buhay ko sa Biblia. Ngunit ang naisulat ay sapat na upang maipakita na sa oras na malaman ng anak ng Diyos kung sino siya at kung sino ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran, siya'y magiging isang sundalong kailanmay hindi magagapit. Ano nga ba ang pinakadakilang sandata na kayang ipagkaloob sa atin ng Diyos? Ako si Shamgar at ito ang aking kwento. Isa akong Israelita. Hindi ako mandirigma. Hindi ako marunong lumaban. Ang dungis sa aking mukha, ang putik sa aking kamay at paa, ang nagsisilbi kong armas sa laban ng buhay. At sa gitna ng mga armadong Palestino, ano ang aking gagawin? Lalaban ba ako? O di kaya magpapaubaya sa nais nila? Ngunit ito ang sinasabi ko sa inyo. Ang Diyos ay ang aking Diyos. Ito ang Kanaan, ang lupang pangako. Tunay nga na ang lupaing ito ay binubukalan ng gatas at pulot. Dahil ito'y sagana sa mga mineral na kailangan ng aming mga tanim at mga damo para kanin ng aming mga alagang hayop. Ipinaglaban ng mga nauna sa amin ang lupain na ito. Dumaan sa matitinding mga hamon at iba't ibang uri ng pagsubok. Ngunit hindi nagkulang ang Diyos sa pagtugon ng lahat ng pangangailangan at siyang dahilan kaya kami ngayon ay narito. Shamgar, Shalom. Shalom. Kamusta nga ni? Mabiyaya ang Diyos. Sa tingin ko ay sasapat na ito sa kabuuan ng taglamig. Kamusta ang pamilya? Maayos naman. Bago sumumpunta sa amin rapman ng hali. Shamgar, napit na nga ni. Siguro duwin muna itabi mo na yung para sa amin, ha? Salamat. Pero pagkatapos magkapas ay didiretso na ako sa pamilya. Siguro ay sa susunod na pagkakataon na lang. Sa susunod na lang, mauna na ako kung ganun. Biyaya ng Diyos ang aking pamilya. Sila ang aking lakas, ang aking buhay, ang dahilan kung bakit patuloy akong nagsusumikap bilang ama ng tahanan. Hindi tayo pinangakuan ng Diyos sa lupang ito ng buhay na puno ng liwanag at kasiyahan. Darating ang pag-uusig. Darating ang pagsubok.
Natapat na ngako siya na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Siya ang mangunguna at sasamahan kanya. Dahil sa buhay na ito, sumasapit ang dilim pagkatapos ng liwanag. He heard something coming up the road. Just been looking, probably his wife or Steve's out. The little girl, thin, peaked face. Now the first thing you know, coming up the road, hear the stomping. Look down, what was coming to pass? There have come up 600 armored Philistines. Spears, swords hanging on their sides, helmets about an inch thick of brass, great big covered over like this with metal, coats of nail as they call it. Here they was, conk, march right out of pot, take away what he had. Shamgar got all this stuff put up this week, like he did every year, about time he get the crops put up, then along would come the Philistines, take it away from him. That's just the way the devil does. Just about what the devil's good for. Just about time you get a little courage built up or something there, then along comes the devil and takes it away from you. Tama ka dyan, anak. Sa tingin ko ay sapat na ito para sa kabuuan ng taon. Hindi ka na magugutom. Shamgar! Salamat! Tiyak na bubusugin na naman kami ng iyong ani. Tulad ng dati, kasama kong 600 sundalo para kunin ang dapat na sa amin. I am not a soldier. I know nothing how to use a sword or anything, and there's 600 against me. And they're all well-trained warriors, great big helmets on and breastplates and things, trained like one big army. Hindi ako mandirigma. Hindi ako marunong makipaglaban. At sila'y 600. Ano ang aking gagawin? Shamgar began to think, you know, I'm not a fighter, but I am a son of Abraham. I'm of the tribe and the lineage, and I'm circumcised. I know that my God still lives, and there's a crisis at hand. Ako ay isang Hudyo, ang Diyos ni Amang Abraham. Ang Diyos ni Isaac at ni Jacob ay siya ring Diyos na sa akin ay may tipan. Ang lupay na ito ay pinangako sa amin ng Diyos at wala ni sinong Palestino ang aagaw nito. Wala akong kakayanang ng makipaglaban. Hindi ko alam gumamit ng armas pandigma. Ngunit mayroong Diyos na masigit at siya'y kasama ko. And the Spirit of the Lord come upon him and he jumped out there in the middle of the road with the ox goad in his hand. And he knew that he was an Israelite. He knew that he was circumcised. He knew he had a right to the promise. He knew that God had promised a blessing. So he got all angry with it, picked up the ox goad and went to work. He grabbed that ox goad and jumped out there and slew 600 Philistines. Hallelujah! Oh, he had the courage to trust God and step out there. Not like walk and learn how to do it. God is your teacher. Hallelujah. The Holy Ghost will back up God's word every time. Right. Ain't got time to learn about it. Just jumped out there and knocked down 600 Philistines. This kid stayed fat that year. Amen. If there ever was a time that we ought to stand and defy the devil, it's now, my brother. At
sinabi sa kanya ng Panginoon, "Ano yung nasa iyong kamay?" At kanyang sinabi, "Isang tungkod." Yan ay isang sipi mula sa aklat ng Eksodo nang mangusap ang Diyos kay Moses na palayain ang bayan ng Israel palabas ng Ehipto. Nais ng Diyos na ialay natin sa Kanya kung ano ang mayroon tayo. Ano man ang mayroon ka ay sapat na para sa Diyos upang makagawa ng isang kamanghamanghang hiwaga. Tay! Ako, si Shamgar. Hindi ako isang mandirigma, ngunit ang Diyos ang aking guro. Ang banal na Espiritu ay laging nasa likod ng kanyang mga salita. Wala akong panahon para magsanay o matuto. Ako'y sumunggab lamang sa laban at ginapi ang 600 Palestino dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Ano nga ba ang pinakadakilang sandata na kayang ipagkaloob sa atin ng Diyos? Iyon ay ang kanyang salita.